morning mga kasabi, good morning. Time check is 5:49 p.m. Ayan, so umaga na naman at Friday na naman, September 13, 2024. Simula na naman yung ating araw bilang nanay at bilang tindera. Last day na naman ang pasukan ng mga bata this week. Ayan, so dalawang araw na naman ang pahinga nila, Sabado at Linggo. Ayan lang naman talaga ang kadalasan na hinihintay ng mga estudyante, yung last day at saka yung dumating yung Sabado. Kasi kahit naman tayo noon na estudyante, diba, lagi tayong naghihintay ng Sabado. Kasi nga yun ang nakakatamad madalas pumasok, lalo na kapag ganito na maaga ang pasok, diba, ang agang gigising. Eh, lalo na tayo roon, maghapon pa yung pasok natin, whole day talaga. Eh, mga estudyante ngayon, half day na lang sila. May pang umaga, may pang tanghali. Dahil nga sa dami ng mga estudyante, yung mga room nagkukulang. Kaya ganun ang ginawa ng mga school. 5:40 a.m. nakalis na yung bunso natin. Yung bunso ko kasi grade 11. So, malapit lang naman yung school dito sa amin. Simula elementary hanggang senior high. Kaya hindi namin problema yung magkukomit pa sila. Hindi ko inaalala na yung pagsakay-sakay nila. Kaya napakapalad ko talaga dito sa lugar namin. Bukod sa malapit ako sa lahat ng mga bilihan, malapit pa sa school ng elementary hanggang senior high. So, bali pag college ka na, doon ka na maghahanap ng mga school, kanya-kanyang hanapan ng mga school, kung saan available yung mga kurso nila at kung saan ang kaya ng bulsa ng mga magulang. Kaya talagang kailangan na mag-commute. Mabilis ang oras, kaya mabilis din lumiwanag. Maliwanag na, ayan. So, kanina, na saktong pag-open ko pa lang nitong ating kurtina. Ayan. Yung ating kapitbahay na border ay gising ka na, nahuli ko siyang nakaabang sa akin sa may gate, titingin-tingin siya dito sa akin, naghihintay na magbukas ako ng tindahan. Bumili siya agad ng kopi ko, Blanca. Napakalaking bagay talaga kapag ang mga kakumpetensya natin ay naunahan natin sa pagbubukas, kasi dati-dati nung bago-bago yung kakumpetensya natin dito sa may kanto, ang aga niya laging magbukas, naunahan niya ako lagi. So ngayon, kadalasan, naunahan ko siya sa pagbubukas ng tindahan. Kaya, imbis na sa kanya bibili, yung mga customer na banda doon sa kanya, ay dito na rin sa akin bumibili. Kaya meron na tayong karagdagang kita, diba? Pero mas maganda sana kung pipilitin natin talaga makapagbukas tayo ng 4:30 a.m. Dahil nga, napakahirap nga ang gumising. Kadalasan alarm ng alarm sa cellphone, pero ang hirap natin makabangon. So, kagaya pa rin ng dati, halos araw-araw pa rin tayong namimili, kaya kahapon namili na naman ako. Ayan, hindi ko pa siya na-display na, so balak ko ngayon ko siya i-display. Ayan, bumili tayo nitong champion. Itong napakahirap talagang hanapin lagi sa grocery. Palagi naubusan ng champion fabricon, maliit man o malaki. Kahapon na tiyempohan ko sa suki ko ng grocery na dinidisplay pa lang nila ito, so kakarating lang. It means dalawang tay ang binili ko nito, kasi yung isang tay lang naman ito is 6 na piraso, yung malaki. Pakahirap nito, laging nagkakaubusan sa mga grocery. So ibig sabihin fast moving talaga yung champion na blue first day. So ito lang yung naman yung ating mga nabili. Yan, yung Ariel natin na red. Itong red kasi is with fabricon. Ayan. Isang tay lang to, kaya 6 na piraso lang ito. Tapos surf bar. 5 piraso ng crackling, saka 5 piraso din ng patata. Nakabili pala ako nito 1 piraso lang kasi wala nang stock sa suki kong grocery. Ito na lang natitira. Tapos 2 Chester the red at saka fortune green isa. Ayan, nakabili rin pala tayong Argentina, save 10 pesos sa 4 na piraso, yung 150 grams. Ladies Choice Chicken Spread at 3 Ladies Choice Real Mayonnaise. Siyempre, yung fast moving natin, isang tay ng Kopi Ko Blanca Twin Pack. 1 piraso ng Nescafe Classic, 23 grams. Dati 25 grams to eh, binawasan nila, naging 23 grams. Hindi nga nagtaas yung presyo, nagbawas lang sila ng timbang. So, ganun din sa mga gatas, na kung napapansin ninyo mga kasari, yung mga gatas natin, so, kagaya nitong mga beer brand swak, yung mga beer brand na ganito, yung mga beer brand swak,
mga ganito. Kung napapansin nyo, nabawasan din siya ng timbang. Hindi siya nagtaas ng presyo, pero binawasan nila ng timbang. O, diba? Ang galing ng Pinoy. Tapos, nung kahapon naman ng hapon, nagpahabol ako, pabilisan ako sa grocery ng palengke nitong ating Nescafe Creamy White. Ito, kalahating Thai lang ito. Tapos, yung original, isang Thai. Tapos, may pinabili rin ako sa kanya ng Camel, tatlong kaha. So, gusto ko lang ma-share kasi dito sa amin yung aking mga customer, lalo na yung mga taga-ibang Eskinita. Mga nagsasabi kasi na si ganito, si ganyan, yung mga nakikita nilang mga ibang tindahan malapit sa kanila is sinasabi na nagsara or paubos ng paubos yung mga paninda, nakakalbo, yung mga ganon. So, kaya siguro sabi nilang ganon, pero ikaw, pinagmamalaki nga daw nila, sinasabi nila doon na si Cathy, ganito ganyan, na nagsimula ng tindahan, imbis na kumunti ang kanyang paninda, lalo na solo parent siya, single mom siya, palago ng palago ang kanyang tindahan. Isishare ko lang dahil nga sa mga iniisip at naging palaisipan ng mga tao dito sa amin, yung mga ibang customer ko, kung paano ko nga ba na isa-survive at paano ko nga ba napapalago ang aking tindahan. Alam naman natin na tayong mga negosyante ay may mga kanya-kanyang strategy, may mga kanya-kanyang diskarte. Kaya dito sa labanan ng isang tindahan, labanan ng sari-sari store, alam naman natin na napakaliit lang ng kita. Kailangan kasi kapag small business owner ka ay matutunan mong tumiskarte kung ano nga ba yung mga bagay at mga pagkakakitaan na alam mo na pwede kang magkaroon ng karagdagang kita. So, kagaya na lang ng mga naisishare ko palagi sa inyo, lalo na itong mga nakakaraan na pagbablog natin. Number one, sa isang sari-sari store business, kailangan mo ng consistency sa pagbubukas ng iyong tindahan. Kung yung oras ng pagbubukas mo ng tindahan ay 4:30, kailangan nakabukas ka na, pilitin mo na magbukas ka. Pero naman, hindi naman may iwasan na kagaya ng sinasabi ko nga, na dapat nakapagbukas na ako ng 4:30 a.m. Pero nangyayari minsan dahil nga napakahirap bumangon, lalo na sa umaga, ay medyo nalilate tayo ng pagbubukas. Pero pinipilit ko naman talaga magbukas ng maaga dahil nga sayang ang benta, sayang yung mga bibili ng mga customer natin, ng mga nag-aabang sa atin para bumili ng pang-almusal nila. Pangalawa ay iwasan natin na maging close open yung ating tindahan kasi iisipin ng mga ibang customer natin na kahit na minsan ay bukas ang yung tindahan, kapag close open palagi ang yung tindahan, isipin nila ay doon na lang ako bibili kay ate sa ibang tindahan kasi nga baka mamaya sarado na naman si Ate Cathy. So ganun na magiging mindset ng mga ibang customer natin. Tatama rin yan sila kadalasan pumunta o dumayo sa yung tindahan dahil alam nila palagi kang sarado. Kaya kapag negosyante ka, lalo pag ganitong tindera ka, ay hindi ka basta-basta makaalis sa mga lakad mo o sa mga bibilhin mo kasi kailangan mo pa maghintay na may bantay sa yung tindahan. At syempre, kapag walang bantay yung tindahan, manghihinayang ka rin sa benta. Dahil yung mga oras na wala ka sa yung tindahan, walang bantay, may mga bibili, napakalaking sayang talaga. Kailangan ay kumpletuhin mo palagi ang yung mga fast-moving items sa yung tindahan. Huwag mong hayaan na maubusan ng mga ito dahil sa mga fast-moving items tayo, lumalago ang ating tindahan. Yan ang isa pa na sekreto ng isang negosyante, ng isang tindera. Sa pamimili ay piliin natin lagi yung may mga pa-discount. Kagaya ng ating pinakita kanina sa ating Argentina, 4 piraso save 10 pesos. So malaking karagdagan din nakita natin yung 10 piso. Kaya sa pamimili natin sa grocery store, yun ang una nating hahanapin. Yung may mga pa-promo, may mga pa-discount. Dahil napakalaki talagang karagdagan kita niyan. Dahil dyan, isa pa na lumalago ang ating negosyo, ang ating tindahan. Ugali ng isang tindera, ugali ng isang negosyante. Kasi yan ang kadalasan na hinahanap ng ating mga customer. Yung mabuting pakikitungo para sa kanila, yung hindi ka nagsusungit. Kasi kadalasan kapag ang tindera ay masungit, ayaw na ng bilhan ulit ang mga customer. Kumbaga, bibili man sa'yo ay napipilitan na lang kapag wala doon sa kanilang
binilhan yung items na kanilang hinahanap. Kaya kahit na minsan wala ka sa mood, pilitin mo pa rin ngumiti at makitungo na maayos para sa yung customer. Kasi ang mga customer natin ang nagbibigay benta, ang mga customer natin ang nagpapalago sa ating tindahan. Kung hindi dahil sa kanila, hindi rin tayo uunlad ang ating maliit na negosyo. Entertain natin na maayos ang ating mga customer. Iwasan natin na may mga ma-expired tayong mga paninda. Alam ko naman sa aking mga kasari dyan, lalo sa aking mga, sa mga matatagal na nagsasari-sari store, hindi naman maiwasan talaga na may ma-expired tayong mga paninda. Pero hanggat maaari, iwasan natin, lalo na kapag mga slow-moving items na alam natin na mabilis ang mga expiration date, ay huwag tayong bibili ng marami. Isa hanggang dalawa ay okay na yan. Di balik tayo ay bibili na lang ulit. Basta importante, huwag tayong ma-expired. Kasi ako, naging lesson learn na rin sa akin yung mga na-expired ko na mga paninda last year, 2023. Kaya natuto na rin ako ngayon sa mga pagkaalam ko na humihina na laylo na ako sa pamimili. Binabawasan ko na. Tama na yung hanggang 5 piraso, 2 piraso. Ganun. Kahit sa mga fast-moving items. Kasi nangyayari din minsan sa mga fast-moving items, sobrang mabenta siya this month. Tapos pagdating ng next month, hindi siya nagiging mabenta. Kaya bigla, dapat kailangan, alalay lang tayo sa pamimili. Hindi tayo sobra-sobra kasi may mga tindahan dyan na sobra-sobra kung mamimili, bultuhan pa nga, diba? Iwasan natin na maging magastos tayo, lalo na yung kukuha ka ng mga luho mo dun sa benta ng yung tindahan. Naku, ingat tayo sa ganyan dahil maraming bumabagsak ang tindahan, maraming nalulugi dahil sa mga ganyan na mga pag-uugali natin. Mga online selling na para sa luho natin. Okay lang bumili ng mga online selling kung alam natin idadagdag natin sa ating tindahan. So kagaya na lang ng aking ginagawa, umu-order ako sa TikTok para paninda, para karagdagang kita. Walang masama dun. Mas mura nga na umorder ka ng mga paninda sa TikTok dahil mas malaki yung kita mo doon. Mag-DIY tayo ng mga gagamitin para sa ating tindahan. Gawin natin para lang makaiwas tayo sa mga gastusin. Lalo na sa mga storage, sa mga lagayan ng mga noodles na kagaya ng ating ginagawa, ay iniiwasan ko talaga na bumili ako ng mga lagayan kahit na gustuin ko. Kasi iniisip ko minsan, mamaya ay hindi habang buhay ang aking sari-sari store business. So, paano na lang yung mga binili ko na yun, pagdating ng araw, hindi ko na siya magagamit, naka-stack na lang, diba? Sayang. Ayan mga kasari, hanggang dito na lang ating vlog at medyo umaambon, balita ko may bagyo, ayan, ingat po tayong lahat. Sa akin mga kasari dyan, more benta po sa ating lahat at happy weekend! Bye-bye!